ngayon naman, magluto tayo or gumawa tayo ng mga paborito nating orderin or bilhin sa labas kapag ka wala tayong maisip na ulam or simply kapag ka wala tayong ulam sa gabi. O, diba? Isa po ako dyan sa mga suki ng lechon manok at lechon liempo. And the beautiful thing about this, pwedeng-pwede mo itong ipang negosyo kahit na maliit ang puhunan mo just by using your home oven. Or kung gusto mong gumawa ng home-style rotisserie sa uling, pwedeng-pwede mo itong gawin anytime. So first, let's start by seasoning our meat. So gagawin ko pareho yan kasi feeling ko partner made in heaven po yung lechon manok at lechon liempo. Etong timpla ko medyo modern. Pwede mo din naman lagyan ng mga local spices such as your lemongrass. Pero yun sa akin, bawang lang po ang ilalagay ko sa loob. I'll start with the chicken. So I have here two whole chickens na nilinis na, nahugasan na po ito. And I'm just going to season it with salt, generously. Ito yung gagamitin kong salt, yung ating rock salt. So you just season your chicken with salt generously, hanggang loob. Around 2 teaspoons of salt per chicken. So make sure to salt it evenly para lumabas lahat ng flavors. And pati yung aking liempo, isosalt ko din. Just some salt. This is the ideal size ng liempo na pang lechon liempo. Because we are not doing lechon belly or yung malaking lechon. Maliit lang para mabilis maluto, no? Around an hour and a half, luto na po siya. Unlike kapag malalaking slabs or pag niro-rolyo-rolyo mo, mas matagal po ang roasting time. Which means, mas matagal maghihintay ang customer, mas makonsume mo sa gas. So, ito, magandang ipang benta. So, season it with salt. Wala na pong buto yan. Ito yung malalambot na lang na buto. Pero pwede din naman yung merong buto. Nasa sayo yan. And then next, since this is homemade, hindi tayo gagamit ng uling or hindi tayo gagamit nung nakikita mong umiikot-ikot, we're just going to bake this or roast it in the oven. Pwede din nga sa air fryer. Lalagyan ko to ng smoked paprika. Ito yung magbibigay ng smoky flavor, smoky aroma sa lechon manok and lechon liempo mo kahit nasa oven mo lang siya ibibake. So just a bit, not too much kasi magiging reddish naman yung, well, kung gusto mong medyo reddish, why not? Actually, masarap din talaga ang nabibigay nitong flavor, so sige lang, pati yung loob ng chicken, lagyan mo. And let's put some black pepper. Okay, you massage. And as you massage, I'm going to put freshly squeezed calamansi juice. Around 2 to 3 tablespoons per chicken. And dito naman sa liempo, mga ganun din. And some patis for umami. So mapapansin mo, no, Pinoy na Pinoy yung flavorings na nilalagay natin. Okay, so now let's massage it. One of the complaints pagka sa liempo is medyo yung loob daw wala masyadong flavors. So this is what you can do. Medyo saksakin mo, but make sure na hindi mo mapipilas yung balat. Now the chicken. Hindi pa natin namamassage yung chicken. Okay? And for my chicken, lalagyan ko ng
pounded garlic with skin on. Lalagyan ko yung loob. Ito yung pwede mong lagyan ng lemongrass. Just include the skin because the skin will give it the nice aroma. Okay, now the next step. Before you roast it, mas maganda kung ibababad mo muna to kahit na mga at least 1 to 2 hours. If you have overnight, ibabad mo overnight, mas kakapit yung flavors. Manonood hanggang loob. Pero again, of course, katulad ngayon, we're shooting on a rainy afternoon. It's 3 p.m. Kung kailangan mo nang ibenta to ng 5 p.m. or 6 p.m. just in time for dinner, ibabad mo ng mga isang oras, kahit nandito lang sa labas, para lang yung flavors ay mas manuot, and then isalang mo sa oven. We're just going to bake this in a preheated 375 to 400 degrees Fahrenheit oven. For the chicken, mga isang oras lang, 1 hour 15 minutes maximum. For the liempo, pwede naman mga 1 hour, 1 and a half hours to 2 hours or until yung balat sa ibabaw ay malutong na. Malalaman mo yon pag ginanon mo ng kutsara. So ibababad ko muna to before we roast it in the oven. So sa mga nag-iisip na ipang negosyo itong ating homemade lechon manok, lechon liempo, or you can also call it roast chicken, roast liempo, and gusto mong ibabad talaga overnight para mas manuot yung lasa, another idea is ilagay mo sa vacuum bag and use a vacuum machine. So today, I'm very happy dahil gagamitin ko itong very affordable and easy to use vacuum machine that I got from Packaging Depot, Manila. So if you're a small business owner, afford na afford mo to and napakadaling gawin. So yung chicken, ilalagay ko sa vacuum machine. And mas maganda din to kasi madali mong maiilagay sa ref or sa freezer. Ayan, so you just put your chicken. Ayan, lagay mo lang sa vacuum bag like that. Oh, another idea, pwede mong ibenta to na ready to cook. So halimbawa, ipasok na lang nila sa air fryer. O, oh, diba? Kasha po to sa air fryer. So buksan mo lang yung vacuum machine mo. You insert it like that. Make sure it's sealed. Seal it and then just one push of a button. Magsi-seal na po yan. So there you have it. O, diba? Na vacuum seal mo na. The beauty of this, mas tatagal po ito sa iyong freezer, of course, dahil vacuum packed and very professional looking pag binenta mo. So now, I'm going to vacuum pack this para yung iba, pwedeng bukas ko isa lang o dalawa lang, sayang ng vacuum bag. Magva-vacuum pa ako ng isa nitong liempo para isasalang na natin next sa oven. Para lang mapakita ko, pero isasalang ko din today. So now, isalang na natin. My gosh, binacuum pa ako. Naaliw po ako sa paggamit ng vacuum machine. So yan, kunwari, kinabukasan na. Ayan, lagay mo dyan. And remember ang turo ko, pagka nagro-roast ka ng chicken sa oven, lagyan mo ng cooling rack like this. Put a cooling rack. And then breast side down para hindi natutuyot ang breast. Always breast side down. So I have here one pan. And then the liempo, ganun din po. Ilalagay mo din sa cooling rack. And then into the oven. Mas mauuna pong maluto ang chicken
Mas matagal yung liempo. So ito, luto na yung ating lechon manok or the roast chicken. You see how nice and golden brown it is. Of course, pagkaluto niyan, you want to cover it loosely with aluminum foil para hindi nagda-dry, no? So that all the juices will circulate and redistribute. Kaya ko tinakpan yan, hindi dahil sa tinatago ko. And then the liempo, kalalabas lang sa oven. You see, it's nice and crisp. Okay? Crisp na siya. Kakatok-katokin mo. Malutong na. Habang pinapalamig natin ng konti yan, let's prepare this very quick and very delicious gravy. So, pagsamasamahin mo lang sa kaserola, I'm going to turn on the flame. I have here water. This is soy sauce. All-purpose flour, harina. One piece of beef broth cube. And lagyan mo ng Chinese 5-spice powder. Ito yung magbibigay sa kanya ng unique oriental flavor. Yung ang sarap isabaw sa kanin. And this is evaporated milk. Papakuluan mo lang to. So as you boil this, you will see na lalapot yan. Try it. Iba ang nagawa nitong Chinese 5-spice. Totally nagbago yung kanyang lasa. For a good. And of course, let's put your butter for that added linamnam. Pwede mo din lagyan ng konting-konting brown sugar. Kasi tayo mga Pinoy medyo gusto natin yung may konting sweet notes. Super good. Now, let's move here. Tikman na natin. But of course, pwede mong brushan yan ng basting liquid, yung kanyang, yung tumulo. Oh, diba? And today, sa mga nagbabalak na ibenta to, syempre, oh, sino ba naman ang hindi o-order niyan? And of course, ang dali-daling gawin. And with this very delicious sauce, garantisadong swak na swak to sa iyong mga customers. Or kung ikaw ay meron ng existing business, pwedeng-pwede mong ipa-order to. And today, eto, my latest discovery. Ang cute and I like the colors. Ang class-class niya tingnan. These are the chicken bags from Packaging Depot Manila. So ngayon, meron akong chicken. O gusto ko red. Red for the chicken. Diyan ko ilalagay. And for the liempo, pwede mong ilagay dito sa craft bag. Parang color brown para rustic. Or pwede din naman dito sa transparent para talagang matakam sila. Pag nakita, oy, may dala-dala siyang liempo. Mukhang ang sarap. Oh, bumili ka din. Kitang-kita dito. So, eto lang. How easy is that? You just get your liempo. And the beauty of this bag, aside from it's very, very convenient and magandang tignan, may butas na po siya dito sa gitna. Okay? So, may butas po siya sa gitna. Some of the steam can easily evaporate. So, katulad nitong liempo, hindi siya basta-basta kukunat. O, oh, diba? So, ang bongga-bongga talaga. O, oh, tignan mo. So now, let's put the chicken here. Sa mga deliveries din, no, this will surely prevent contamination. Kasi kung nakalagay na siya sa plastic. Okay. Ay, nakakataka. Ikaw ba? Parang natatakam ka. Gusto mong bumili. Diba? Oh, the chicken. You have here the chicken. Oh, diba? Very professional looking. So these, again, I got from Packaging Depot Manila. Ipapapost ko sa screen ang kanilang website and social media sites kung saan ka makaka-order nitong very nice chicken bags. And according to them,
kung talagang ang iyong business ay lumago na, you can even put your logo here. And napaka-konti ng minimum orders na kailangan. Ang ganda. I love it. So ito, ready for Sharon. Sa mga mahilig mag-Sharon. O, diba? Ready na. Pero yan. Bago natin ipa-Sharon ito, ang ganda. Parang gusto ko dito ilagay sa ang lakas maka-native. Tikman muna natin, syempre. Let's try the chicken. Parang gusto ko, kunwari, nag-take out ko to. O, diba? So, kunwari, tinake out ko tong chicken. O, ganito din kadaling ilabas sa packaging. See? Very convenient. Now, the best part. Let's try. This is the liempo. Pero unahin ko yung chicken. The chicken. Ay, ang lambot. Ang lambot ng chicken, oh. See? Super tasty. And ang lambot niya. Isang oras lang to niluto. Lubog mo dyan sa special sauce. May buto pa po. Hanggang buto, no? Ganyan talaga. And the liempo. Ah. Ay, ayan. Oh, parang nababasag na salamin. Sa lutong. How bongga is that? Super bongga. So, titikman ko muna siya ng siya lang. Masarap. With the sauce. Pero actually, masarap din sa suka to. Champions chef. Nalilito na ako sa sasabihin ko. Ang sarap. Pero ang gusto kong sabihin, championship. My gosh. Kanin. May kanin ba? My God. It's super tender. Yun ang gusto ko sa kanya. Ang tender niya and very tasty. Alam mo yung lasang hindi nagpre-pretend. And yung gravy actually is, hindi siya lasang sosyal. Pero ito yung lasang isang kalderong kanin, yung mauubos ng mga kakain. Oh my God, ang sarap talaga isaro nito. Ang sarap ibenta. Ang sarap orderin. So, ano pang hinihintay mo? Pasayahin mo na ang pamilya mo. Pasayahin mo na ang negosyo mo. Pasayahin mo na ang mga customers mo. Gumawa ka na nitong ating homemade lechon manok. And my newest favorite, the lechon liempo na homemade na sobrang daling gawin pero ultimately bongga. I'm going to see you all soon.